Sa ibang balita, ipinisinta ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 30 miyembro ng makakaliwang grupo sa pagbabalik loob sa pamahalaan. Ito ay dahil sa patuloy na kampanya ng pamahalaan upang mawakasan ang armadong pakikibaka sa Pilipinas. Sa ginawang programa kanina umaga sa National Capital Region Police Office Regional Headquarters Camp Bagong Diwa, ipinisinta ang 30 surrenderies mula sa New People's Army. Ito ay pinangunahan ni Regional Director Police Major General Vicente Dupa Danaw Jr. Ani Danaw, ang mga surrenderies ay nanggaling sa iba't ibang lugar sa National Capital Region at Kusang Sumuko. Anya, sila ay nabibilang sa labor sector na isa sa mga target ng NPA, kung saan ilan sa mga ito ay mga truck drivers ng mga battling companies. Inilahad ni Danaw na ginagatasan at niloloko lang ng makakaliwang grupo ang mga ito, kung saan 10% ang kinukuha sa kanilang sweldo. Sa pagsuko ng mga ito, ay kasama nilang isinuko ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng 3 45 handgun at isang 9mm pistol. Nakatanggap naman ng ayuda ang mga surrenderies tulad ng grocery at financial assistance para makatulong sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay. Ayon kay Danaw, may mga miyembro pa ng NPA ang nais sumurrender sa pamahalaan. Sa kabilang banda, sa muling pagbabalik ng pagdinig ng Dasera case bukas, ani Danaw magpre-presenta sila ng mga karagdagang ebidensya sa Makati Regional Trial Court. Samantala, umaasa pa si Regional Director Police Major General Vicente Dupa Danaw Jr. na marami pang makukumbinse ng mga miyembro ng makakaliwang grupo na magbabalik loob sa pamahalaan.